تزدان رحاب الإيمان وتطيب حناي الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, unang-una ho ay welcome po kayong lahat sa ating programa o lecture tuwing Bernes. At siyempre kami po ay lubos nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pag-aati sa ating programa. Siyempre sa rin sa ating tagapagsalita ay ganoon din tayo po ay nagpapasalamat sa kanya dahil siyempre nakakapagbigay ng oras para lamang maibahagi niya ang kanyang kaalaman patungkol po sa Islam. Kaya ating pong inihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging dalisay, ikhlas ang ating mga gawain, mga pananalita. Nang sa ganun ay tatanggapin ni Allah at kanyang gagantimpalaan po. So hindi ko na po paabahin dahil siyempre medyo nakalagpas ng kunti. Ibigay natin muna itong programa sa ating buting moderator. Walang iba kundi si Brother Daud Misa. So Brother A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga brothers and sisters, na tayo nagkita-kita na naman muli dito sa ating lingguhang pag-aaral sa Zoom. At nawa ay biyaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsusumikap, lahat ng ating mga mabuting hangarin at gawa na inshallah ay maani natin sa kabilang buhay. Alhamdulillah, sa araw na to ay binigyan tayo ng isang ustad na naman na magbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam at ang kanyang walang iba kundi si Ustad Yusuf Logroño na kilala na natin lahat at ang kanyang magiging topic ay ang sakit na hasad o inggit. At ito'y napakagandang topic, mga brothers and sisters, at maghanda tayo ng mga katanungan nang sa ganun ay malinawan natin ang mga kung ano man ang nasa ating mga hindi naunawaan. At inshallah ay huwag na tayong magpahaba pa ng dahil na tayo late ng kunti. Ganun pa man ay panatilihin po natin na naka-off ang ating mga audio o naka-mute ang ating mga audio at maghanda po tayo ng ating mga tanong. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita ay pwede na kaagad tayong dumiretso sa ating mga katanungan. Okay po, at tunghayan po natin ang ating Ustad. Sige po, Ustad, sa'yo na po ang... pwede na po kayo mag-umpisa. Jackalakir, Sheikh Daud, sa pagbigay niyo sa akin ng oras para makapagbahagi ng magandang aral o karagdagan ng aral natin sa pananampalatayang Islam. So, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam sa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Ang lahat ng papuri, papasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya tayo humingi ng tulong at magpakupkup tayo sa Allah sa lahat ng ating mga kasamaan at sa lahat ng ating mga gawain. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ang kanyang huling sugo at propita ng Allah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pakinggan ninyo itong aking ipaparating sa inyo na karagdagang kaalaman na ito ay napakagandang topic dahil dito natin matutunghayan ang ating sarili kung tayo ba ay may takot o tayo ba ay magpakumbaba, marunong ba tayo magpakumbaba o ay naalis ang ating mga
anumang inaluloob ang ating sarili. So dito natin pakinggan mga kapatid at mga magulang na itong itong hasad na binabanggit, ito yung pinipili kong na pag-aralan o ibabahagi sa inyo dahil napakaganda itong maging topic. Maraming nabanggit sa banal ng Quran at sa hadith ng Rasulullah Sallam sa pamagitan ng inggit o yung hasad. So itong hasad, kapag hindi ito natin tatanggalin sa ating sarili, ito ay mananatili sa kasamaan. So pakinggan natin mga mahal at mga magulang na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pakinggan nyo maigi at mamaya at magtatanong kayo kung ano man yung makakayanan namin na maisasagot hanggang doon at maitatanong natin sa pinakamataas. So tayo mag-uumpisa na at pakinggan nyo maigi at para magkaroon tayo ng karagdagan kaalaman bago tayo maghihiwalay. So bismillah, alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Katotohanan, isa sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin o dapat pahalagahan ng isang Muslim upang maging maayos ang kanyang reliyon, ang kanyang pamumuhay sa mundo at sa kabilang buhay, ay ang pagiging malinis ang kanyang puso mula sa mga sakit o masasamang bagay na makapagbabulag sa kanya mula sa mga bagay na ikakalugod ng kanyang Panginoon. At kasama sa mga sakit na ito ay ang sakit na hasad. Ibig sabihin ito yung inggit. At katotohanan ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kapag ang inggit ay nanatili sa isang puso, at tiyak na ito ay masisira. At sapat ng kasamaan sa silang mga may inggit na kanilang puso, na dahil sa kanilang inggit ay masisira pati ang kanilang reliyon at ang kanilang ugnayan sa mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang Allah ay kinamuhian niya ang mga taong may inggit sa kanilang mga puso. Sinabi niya Allah sa banal na Quran, ang yahsuduna nasa ala ma atahumula min fadli. Ibig sabihin, o sa kanila bang kinakainggitan ang mga tao para sa anumang pinagkaloob sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya. At ito ay nabanggit ng hadith naman sa katotohanan na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya ring kinamuhian ang inggit. Sinabi niya, at kanya itong ipinagbawal at inuutos sa ipinagbawal at layuan. Sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, la tasahadu. Ibig sabihin, huwag kayong mainggit. La tahasadu. Sa bawat isa, huwag kayong mainggit. Ang bawat isa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-ingatan natin ang mga klaseng ganitong sakit dahil ito ay magdudulot ng kasiraan ng atin, sarili o pangreliyon o sa mga tao. At katunayan ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inuutosan tayong lumayo sa sakit na ito dahil alam niya matindi at mabilis ang pagkalat nito sa mga tao at sa mga pamayanan. At dahil alam niyang nagdudulot ito ng pagkawasak ng pagsisira o pagkasira ng maraming tao. Kanya sinabi, umaabot sa inyo ang sakit ng mga naunang nasyon, ang inggit at galit sa isa't isa. Ito yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang hasad o inggit? Ang inggit ay ang pagkadismaya o di pagkatuwa kapag nakita mo ang isang tao o ang kapatid mo ay tumatamasa sa isang biyaya
o siya'y mayroon biyaya na wala ka. Ito man ay gustuhin mo o hindi mo mawala sa kanya ang kanyang biyaya. At katunayan, isa ito sa mga dapat nating malaman na ang sakit dahil napakadelikado nito sa ating mga puso, sa ating mga sarili, at pati na rin sa ibang tao. Kaya naman aalamin ang mga masamang dahilan kung bakit nagkaroon ng inggit ang isang tao. Ang pinakamasama at pinakamatinding nagtutulot nito ay ang pagkagalit at pag-aaway-away ng bawat isa. Kapag sinaktan ng isang tao, ang ibang tao ay kinamumuhian niya siya at magagalit ito sa kanya. At kapag magalit siya sa kanya, ay gugustuhin niya sa kanya ang masamang bagay. Na kung saan, sa kalaunan ay gugustuhin niyang mawala kung anumang mabuting bagay ang mayroon siya. Isa sa mga dahilan na ang inggit ay ang takot na mawala sa isang mabuti. At kadalasan nangyayari ito sa pagitan ng dalawang tao na kanilang parehong gusto ang nag-iisang mabuting bagay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna katiram minal kulatain la yabgi yabduhum ala ba'di. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, karamihan sa mga magkakasama, magkakasusyo ay naglalamangan sa bawat isa. Sila naglalamangan, isa't isa. Tingnan mo mga kapatid sa pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga halimbawa nito ay kapag ang mga asawang babae, ito yung mga halimbawa sa mga asawang babae, ay nag-aaway sa kanilang asawang lalaki. Kapag ang mga anak ay nag-aaway dahil sa atensyon o pagmamahal ng kanilang magulang. Kapag ang mga empleyado ay nag-aaway sa promosyon. Kapag ang mga negosyante ay nag-aaway sa mga customer. At marami pang iba. Ang kanilang parehong pagkagusto sa isang bagay ay nagdudulot ng inggit sa bawat isa. Nagsisikap ang bawat isa sa kanila na makuha ang mabuting bagay na yun. Ang bawat isa sa kanila ay natatakot na maunahan o malamangan sa kanilang karibal o katunggali. Ang bawat isa sa kanila ay hindi hahayaang maging mababa ang kanilang posisyon o imahe dahil sa pagkatalo nila sa kanilang karibal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito katindi ang isang salitang hasad o inggit. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hasad o inggit ay may tatlong uri. Pakinggan niyo ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tatlong uri ng hasad o inggit. Una, kainggitan ng isang tao ang ibang tao dahil sa ibinigay sa kanila ng Allah na biyaya. At ito'y papangarapin niya na mawala at maglaho sa mga kamay ng pinagbigyang iyon ng Allah. At hanggang sa hindi niya lang pangarapin, pagkos, sasaktan niya ang kanyang kinakainggitan sa pamagitan ng kanyang puso. Puso, dila at katawan. At katunan, ito ang pinakamasamang uri ng inggit. Alam mo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, napakalinaw, sabi niya, an yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli fakad atayna ala Ibrahimal kitabah wal hikmata wa atainahum mulkan adima. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kanila bang kinainggitan ang mga tao para sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya. Ngunit katiyakan aming napaipagkaloob na sa mga angkan ni Abraham
ang kasulatan at karunungan sa larangan ng relihiyon at naipagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian. Yan ang unang uri ng inggit o asal, mga kapatid, sa pananampalatayan ng Islam. Napakalinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng pagkainggit o inggit o hasad, ang pangarapi ng isang tao na manatili sa kaharyapan ng ibang tao. Ang mas gustuhin niyang maghirap, manatiling mangmang, manatiling mahina at mababa ang ibang mga tao. At ang manismaya siya na di niya magustuhan, nakikita ang mga tao na gumanda ang kanilang pamumuhay, uumangat ang kanilang estado sa buhay, papangarapin niya na sana'y manatili ang kahirapan, kamangmangan at kasamaan sa maraming mga tao. Ito yung pangalawa, mga kapatid sa pananampalataya. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalataya Islam, hasadul gibta. Ang inggit na tinatawag na gibta, ito ay ang pangarapin ng isang tao na magkaroon siya ng tulad ng biyaya na ibigay ng Allah sa ibang tao. At di niya pangarapin na mawala ito sa kaniya. At ang inggit na ito ay hindi masama kung ang kanyang intention ay mabuti para lamang sa ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi, hindi maaari ang pagkainggit maliban sa dalawa. Hindi maaari ang pagkainggit maliban sa dalawa. Lalaking binigyan ng Allah ng kayamanan at kanya itong ginamit sa tama. Pangalawa, ang lalaking binigyan ng Allah ng karunungan, kanya itong isinagawa at inituro. So ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang inggit ay gagamitin natin sa tama. Hindi yung inggit na makakasira sa iyong reliyon, hindi yung inggit na makakasira sa ibang tao, kaya ang magiging resulta nito ay patutunguhan mo ito ay impyerno. Dahil hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang inggit na gibta, na kung saan ang taong mainggit sa ganitong paraan ay katunayan siya ay marangal. Gusto niya ang mga mabuting bagay, gusto niyang magkaroon nito at gusto niyang mapabilang sa kanila na gumagawa ng kabutihan. At ang gibta ay isa sa mga katangian ng mga mukmin o maniniwala, habang ang hasad o inggit naman ay isa sa mga katangian ng mga munapik, hipokrito at mga kufar, hindi maniniwala. Ang gibta ay hindi nagdudulot ng pag-aaway o galit sa kapwa, habang ang inggit naman ay nagdudulot ng pagkagalit, pagkamuhi at pag-aaway ng mga tao. Katotohanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa inggit ng mga Hudyo ay naging dahilan ito ng pagkagalit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wadda katirun min ahlil kitabi law yaruddu nakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Ibig sabihin, sa karamihan sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ay naghangad na kayo ng kanilang maibalik ang pagiging di maniniwala pagkaraan kayo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sanhi ng paninibugho, inggit mula sa kanilang mga sarili. Ito yung pinakamasama, mga kapatid sa pananampalataya. Mga mahal, mga magulang at kapatid sa pananampalataya Islam, katotohanan, ang inggit ay maraming maiidulot na masama at peligro sa mga bagay. At ang mga ito ay napakadelikado sa bawat individual, pati na rin sa komunidad.
Kaya iwasan natin ito, mga kapatid, sa pamplit. Kung sino man yung napaka-ingintiro na tao, hindi niya ito ginamit sa kanyang kabutihan para ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay ginawa niya sa pamaraan ng masama, naiinggit dahil pataas ang kanyang posisyon sa kanyang kasama, naiinggit siya ay siya ay mayaman, naiinggit siya, ito ay hindi nagdudulot ng kabutihan. Siya ay ikagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga ito ay ang pagtuto ng isang tao na kung ano ang itinadahana ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkaakala niya na hindi makatarungan ang pagbibigay ng Allah sa mga biyaya. Nakikita niya ang mga taong kanyang kinaiinggitan ay di karapat-dapat bibiyayan na binigay sa kanya ng Allah. Malinaw sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, "Lay yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun." Sinabi ng Allah, siya ang Allah ay di maaaring tanungin sa anumang kanyang ginawa, subalit siya ay kanyang tatanungin. Kabilang sa mga ito, mga kapatid sa pananampalataya, ay ang pag-question ng isang tao sa dunong at kalaman ng Allah na kung paano siya namamahala. Na kung saan sa kabila ng lubos na kaalaman at dunong ng Allah sa lahat ng mga bagay, ay ang isang tao ay tatanungin. Tatanungin niya ito sa mga pamamagitan ng kanyang pagkaingit sa iba. Katotohanan ng Allah ay kanyang binagsabihan ang mga inggitirong tao at di niya magustuhan sa kanilang ginagawa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ahum yaksimuna rahmatu, rahmata rabbika nahnu kasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum kawpaukan ba'di darajatil liyastakidah bahduhum ba'dan sukriyan rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi niya, sila ba ang namamahagi sa habag na inyong Panginoon? Kami ang ala, ang siyang namamahagi sa kanila ng kanilang ikapabuhay sa mundong ito. At aming itinaas ang iba sa kanila ng higit kaysa iba sa mga antas ng katayuan upang kanilang gamitin ang isa't isa para sa panililbihan. Ngunit ang habag ng inyong Panginoon ay higit na mabuti kaysa anumang yamang kanilang pinagtipunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga ito, ang inggit ay gumagawa ng galit at away sa pagitan ng mga tao. At ito ay sumasalungat sa pagiging magkakapatid. Dapat sumasalungat sa pagiging magkakapatid. Dapat ang mga Muslim at mga maniniwala, itong sinabi ng Allah, ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwag kayong mainggit sa bawat isa. At kayo maging magkakapatid o mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala." Napakalinaw sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang isang kapatid mainggitin, iwasan niya ito. Kaya napaka ganda ang sinabi nila sa Banal na Quran at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag niyong layuan ninyo ang inggit na ito dahil ito ay magdudulot ng kasamaan. At ito ay magdudulot ng bulong ni Satanas kasi si Satanas ay laging sumasabaybay sa atin, bawat kilos natin.
Natutulog ka man o hindi ka natutulog, binababantayan tayo kung anong gagawin natin kinabukasan sa araw na yan. Kaya lagi pinapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at lalo-lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layuan ninyo ang inggit o huwag kayong mainggit sa bawat isa. Kayo'y magkakapatid o alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang inggit ay binubura ito sa maraming kabutihan. Ang inggit ay binubura ng maraming kabutihan na ginawa ng isang tao. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, layuan ninyo ang inggit. Dahil katotohanan ng inggit ay kinain ito ng mga kabutihan. Tulad ng pagkain ng apoy sa panggatong. Tingnan mo mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kailan? Kailan natin ito gagawin sa ating sarili? Bawat isa sa atin ay may mga inggit sa kabutihan at inggit na galit. Ito'y nakakasama. Hindi maganda ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay may daladala nito. Yung mataas ang kaniyang pride. Kapag hindi ito papatayin niya, kapag hindi niya ito isusuko ang kanyang inggit, ito ang inggit ay magpaparusa sa iyo sa impyerno. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw sa hadith na sinabi niya, laliuan ninyo ang inggit dahil katotohanan ng inggit ay kinakain ito ng mga kabutihan. Kaya tayong lahat, mula sa akin, sa lahat ng mga pakikinig, mga mahal magulang at kapatid sa panampalatayang Islam, damihin natin ang kabutihan para ito ay isang katulad ng maaalis o mababawasan ang inggit ng dahil sa kabutihan. Parang pagkain ng apoy sa panggatong na ito. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang pagkakaroon ng inggit sa ating mga puso ay katunayan nilalagay nito sa ating mga sarili sa pag-question sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa paglaban sa mga tao. At katunayan ng inggit sa ating mga puso ay walang maidulot kundi lungkot at pighati at masalimuot na katapusan. Totoo ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kumuha tayo ng aral sa kwento ni Iblis at Adan, alayhissalam. Tingnan mo mga kapatid, alam natin lahat ito. Katotohanan si Iblis ay kinainggitan niya si Adan. Bakit sa inigitan? Dahil si Adan ay nilikha mula sa alikabok. Mas mataas ang kanyang posisyon. Ang kanyang paglikha kay Iblis. Dahil si Iblis ay nilikha mula sa apoy. At kanya niyang kinamuhian. Si Iblis ay kinalaban ng kanyang Panginoon. Kira mo? Ang naglikha sa kanya, sumuhay siya. Hindi siya nagpatira pa. Ang inutosan sila ng Allah na magpatira pa kayo kay Adan. Pero siya hindi nagpatira pa. Nagmamalaki pa siya. Na kung saan sa huli ay wala siyang natanggap mula sa Allah maliban sa sumpa at paglayo niya mula sa awa at pagmamahal ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kala Iblisu mamana'aka antas judu lima kalak kalaktu bidaya biyada biyadaya astakbarta ankunto binal alin kala ana kairun minhu kalaktani min nari wa khalaqtahu min tin. Pero mo sinabi niya yan. Fakhruju minha fa innaka rajim. Wa inna alayka la'tani illa yawmiddin. So ito yung sinabi niya para magiging maintindihan natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay nagsabi, O Iblis, ano ang pumupigis sa iyo mula sa pagpatihirapa sa isang nilikha ko sa dalawa kong kamay? Ikaw ba ay nagmamalaki o ikaw ay kabilang sa mga magmamataas?
Siya si Iblis ay sumagot. Alam mo kapatid ano sinagot niya? Ako ay higit na mabuti kaysa kanya. Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa putik. Ang ala ay nagsabi, inabiyan siya, kung gayon ikaw ay lumabas dito sa paraiso sapagkat katotohanan ikaw ay sinumpa at katotohanan aking sumpa ay isa sa iyo hanggang sa araw ng pagbabayad. Kasama si Iblis sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. Paano sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Nakakasiguro ba't natin ng ating sarili natin na alis ba ang inggit? Dalawa lang ang pwede natin gagamitin yan sa kabutihan at kasamaan. Kasi yung kabutihan, itong inggit ng kabutihan, ito ay magdudulot ng kabutihan at ito ay napakaganda na intensyon para kay Allah. Pero ang inggit na ikakasama sa mga tao sa pangreliyon, ito ay masisira. Kasama ito mga kapatid sa pagbabawal at pag-uutos sa Islam na umiwas tayo sa inggit. Ang Islam ay ginabayan at tinuturuan tayo ay paraan upang masusolusyonan o magamot ang sakit na ito. At kasama sa mga paraan upang makaiwas tayo sa inggit, ito yung mga sumusunod. Ang pagbati, mubarak at pagsabi ng Masya Allah. Sa lahat ng bagay na makikita mo sa ibang tao na maganda o nakakamanghang bagay dahil naiulat ito ni Amr bin Rabi radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, kapag makita ng isa sa inyo ang kanyang sarili o sa kanyang yaman o sa kanyang kapatid ang isang bagay na kanyang ikamangha, siya'y magduwa para dito ng baraka o biyaya. Isa rin paraan upang hindi mainggit ay ang pagtanggap at pagsuko at kung anuman ang pasya ng Allah sa kanyang pagmamahagi ng biyaya sa kanyang mga alipin, mga kapatid sa pananampalataya, katotohanan na ang ala ay lubos na mayaman sa lahat ng bagay. At kailanman ay hindi niya inaayawan ang mga humihingi sa kanya. Kaya nararapat sa isang alipin na humingi sa kabutihan at kagandahan loob ng Allah, awag niyang kainggitan ang ibang tao na kung anong ibinigay sa kanya ng Allah. Dapat sasabihin natin sa kanya, Masya Allah. Kasi marami sa atin, sa panahon ngayon, kapag ang isang kaibigan natin nanalangin sa Allah at ibinigay sa kanya ang kanyang kahilingan, ikaw panay pagdudua, panay pananalangin, kung anong mga bagay hiningi mo sa Allah, hindi ibinigay sa iyo ng Allah. Bakit? May dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi ibinigay sa iyo? Huwag mong kaingitan yung katabi mo. Isang bisis lang siya na humingi sa Allah, magiging mayaman siya o maging anuman ang kahilingan niya, ito ay naibigay, dumating sa kanya ang biyaya, pinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero huwag mo siyang kaingitan. Sabihin mo lang sa kanya, Masya Allah. Dahil biniyaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ganito ang mga kasagutan mo, inshallah, kung hindi ka naman bigyan ng kahilingan mo dito sa ibabaw ng mundo, sa kabilang buhay, ikaw ang pinakamayaman. Yung taong pinakamayaman, yung sumusunod at tumatalima at pagsunod sa kanyang kautusan. Magpasensya tayo palagi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para naman sa mga taong kinakingitan ng iba ay mayroon ding paraan upang sila ay makaiwas mula sa masamang bagay na ito. At ilan sa mga paraan ito ay, una, ang pagkupkup sa Allah mula sa kasamaan ng mga tao maingit, at ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi nating binabasa ito sa Quran ito. Maiksi lang lamang ito.
Sinabi na Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Sabihin, ako ay humahanap ng paglilingat at pagpakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway mula sa kasamaan ng anumang kanyang nilikha at mula sa kasamaan ng kadilima ng gabi kapag ito ay tahimik at mula sa kasamaan ng mga taong tagapag-ihip sa mga buhol sa lamang kiro at mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay nainggit. Lagi nating binabasa ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Surah Al-Falaq. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkakaroon ng takwa o pagkatakot sa Allah. Dahil sino man ang matakot sa Allah, ang Allah mismo ang mangangalaga sa kanya at hindi niya siya pababayan kahit isang kisap mata. Kung ikaw o ako o tayo o mga makikinig o mga nakikinig o mahal mating mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan ng takwa at pagkatakot ng Allah. Pangangalagaan tayo dahil tayo ay may takot sa Kanya. Kaya napakalinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, subalit kung kayo ay manatili matiisin at may takot sa Allah, sabi niya, wa in tasbiru wa taqtaku la yadurrukum kaiduhun saya innalaha bima ya'maluna muhit. Subalit kung kayo ay mananatiling matiisin at may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanilang masasamang balak ay hindi makapibinsala sa inyo kahit ano paman katotohanan saklaw ng kaalaman ng Allah ang anumang kanilang mga ginagawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan sino man ang layuan nito ng ang takwa ay hindi siya magkaroon nito. At sino man ang magpakalunod sa paggawa ng mga kasalanan ay tiyak na madadapuan siya ng maraming masamang bagay. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin pabima kasabat aydikum wayafu an katir. At anuman dumating sa sakuna sa inyo, ito ay bunga ng anumang kasamaang pinagsumikapan ng inyong mga kamay. At siya ay labis na nagpapatawad. Tingnan mo mga kapatid, marami siyang binabanggit sa banal na Quran. Na tayo ay tinuruan kung paano natin gagamitin itong mga bagay na ito. At hindi maalis ang kasamaan ito na dumapo sa kanila maliban sa pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman nararapat sa isang Muslim na panalatihin niya ang palagiang pagbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghingi niya ng kapatawaran sa Allah. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Watubu ilallahi jami'an ayatal mu'minuna la'allakum tuflihun." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at magbalik loob sa Allah kayong lahat upang sakali kayo ay magtagumpay. Dalawang klaseng Muslim na makikita natin sa ating paligid. Muslim na mahina, isang Muslim na malakas. Yung tinatawag na daib o kawi. Kasi may Muslim na sumasama sa mga kung anumang mga nakikita niya dito sa ibabaw ng mundo. Yung Muslim na malakas, ito yung may takot. At ginagawa niya ang mga ipinagbabawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi marami yung mga Muslim na hindi sumusunod sa pangalan ng pagdating ng sala, Subhanallah, MashaAllah, mabilis pa sa kidlat, nauna pa doon, nagudo na at papasok sa masjid. Pero hindi natin alam ang kanyang intensyon. Huwag natin siyang bigyan kung ano man ang nakikita natin yung ganun siya kasipag na magsala
Pero kalaunan, siya ay mahina na Muslim. Dahil ang alam na niya, magdadasal. Ang alam niya sa pag-uyuno ng Ramadan. Pero sa ibang bagay na hindi naalis sa kanyang puso, ito na yung pinakamasama. Kasama ang inggit dito at hasad. Inggit or hasad. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, ang pagtitiwala sa Allah. Ang pagtitiwala sa Allah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha baligu amri kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Sinabi niya, at sinuman ang magbigay ng kanyang tiwala sa Allah sa kamakatuwid, siya ang Allah ay sapat na para sa kanya katiyakan, ipapatupad ng Allah ang kanyang kautusan. Katotohanan ng Allah ay nakapagtakda para sa lahat ng bagay. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, katunayan ang pagtitiwala o pananalig sa Allah ay isa sa pinakamalakas na paraan upang malayo ang isang tao sa anumang panganib o kasamaan. Dahil ang sinumang totoong naniniwala at nanalig sa Allah ay nakakatiyak siya na walang makapagbigay ng kabutihan at makakasama o makapagbigay ng pinsala maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surat ng Yunus, sabi niya, wa in yamsakallahu bidurri fala kasifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairi fala darra li fadlihi yusibu bihi may yasa'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ikaw ay datna ng kapinsalaan ng Allah, walang makapapawi nito maliban sa kanya. At kung siya ay maglayo ng kabutihan para sa iyo, walang makakapigil sa kanyang pagpapala. Kanyang pinapangyaring ito ay maabot ng sinumang kanyang nais sa kanyang mga alipin. At siya ang mapagpatawad at maawain. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang hindi pansinin o ang hindi pagpansin sa mga inggitirong mga tao, hindi siya titingin sa kanya. Huwag siyang katakutan at magtiis o magtimpi siya sa anumang masasamang gawin sa kanya. Ngunit sino man ang gusto niyang patayin ang apoy ng inggit ng isang tao ay maging mabuti siya sa kanya. Kanyang palitan ng mabuting pag-uugali at mabuting payo ang kasamaan ng mga naiinggit sa kanya. At mahalin niya ito. At mahalin niya sila. Katotohanan, ito ay kabilang sa mga nakakaalis ng inggit sa kanilang puso. Ngunit ang pinakamahirap namang gawain ng ating mga puso at walang magagawa nito maliban na kung sino man ang ginagbayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, hindi magkatulad ang mabuting gawa at masamang gawa. Sabi niya, wala tastawil jannatu walas sayyatu. Hindi magkatulad ang mabuting gawa at ang masamang gawa. Iwaksi ang kasamaan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, sanhi ito siya ay may mamagitang galit, may magiging tila isang matalik na kaibigan. At walang ginagawaran ito maliban yaong matiisin sa mga pagsubok, at walang ginawaran nito maliban na isang angkinin na malaking bahagi ng kabutihan. Wa mayukallaha illa ladina sabaru wa mayukallaha illa dul hadin adim.
Ngunit walang ginawaran ito maliban yaong matiisin sa pagsubok at walang ginawaran ito maliban sa isang angkinin ng malaking bahagi ng kabutihan. Mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, napaganda ang sinanawat sa mga banggit na inggit. Ito ay napakagandang aral o paglinis ng ating sarili. Naalisin ang inggit ng isang tao. Inggit na kung saan ito ay makakisira sa ating pangreliyon, sa mga tao, ito ay magdudulot ng masamang layunin. Ang pagbibigay ng sadaka. Sinabi ni Propeta Muhammad, ang sadaka ay binubura nito ang kasalanan. Sinabi ng Allah, ang sadaka ay binuri. Binubura nito ang kasalanan. Katotohanan, ang pagbibigay ng sadaka ay may napakalaking epekto sa kawala ng masamang bagay. Kabilang dito ang inggit, ang mga ito. Kabilang dito ang mga inggit ng mga tao. Kaya huwag baliwalain ng isang Muslim ang pagbigay ng sadaka. Kaya tayo mga pati sa pananampalatayang Islam, magbigay tayo ng sadaka para mabura ang ating kasalanan. Malinaw na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo mga naniniwala o manampalataya sa pananampalataya, kayo mga taong naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at inyong layuan at iwasan ang mga bagay na nakakadulot ng sakit na ito. Hilingin ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, protektahan niya kayo at bigyan niya kayo ng mga biya mula sa kanyang kabutihan at kagandahan loob. Gagayahin ninyo ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kabutihan tao na nauna sa inyo na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُنَا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانَا وَأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. At yaong mga nagsirating pagkaraan nila na nagsasabing, aming Panginoon, patawarin mo po kami at yaong aming mga kapatid na nauna sa amin sa iman ng pananampalataya at huwag mo po ilagay sa amin mga puso ang anuman hinanakit sa kanila na maniniwala sa aming Panginoon. Tunay na ikaw ay mabait at maawain. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ito ang tinatawag na hasad o inggit sa atin, ito nakatatak sa ating sarili. Layuan natin ito mga kapatid at iwasan natin at bawasan natin. Gagawa tayo ng mabuting inggit para ikakalugod ng Allah, tatanggapin ng Allah at magsumikap tayo na paggawa ng kabutihan, kabutihan na kinakainggitan na kabutihan para kay Allah upang tayo ay hindi sabihan sa mga taong mainggitin. Kaya isang